agriculture and including the food supply in a very serious way. Hindi tinatanggap ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, KMP, si President-elect Bongbong Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture dahil wala anila siyang karanasan. At the very least, Marcos Jr., assigning himself as agriculture chief, for now, further exposes the unpreparedness of his coming administration. Wala na ba talagang iba, buwelta ng KMP? Ayan na mga kaibigan, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW. Well mga kaibigan, kumusta po kayo ngayon at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mayroon po mga kaibigan, ayan po, katulad po ng inyong narinig, ang pag-uusapan po natin ay po ang isyo na ipinahayag po ni Pangulong Marcos. Ito po ay patungkol sa agrikultura. Sinabi niya, kung ating pong matatandaan, nung pong kanyang press briefing ay sinabi niya na pansamantala ay siya muna ang hahawak doon sa agrikultura. So ibig sabihin ang Department of Agriculture ay pansamantala sasailalim sa kanyang jurisdiction. Siya mismo muna ang mangangasiwa nito. At alam niyo ba mga kaibigan na umani ito ng mga negatibong pananaw sa kanyang mga kritiko at mga basher ng ating pamahalaan. Tunay nga mga kaibigan sinasabi na hindi pa nga nakakaupo ng ating Pangulo at totoo nga ang sinabi ni Secretary Enrile, no, ni Senator Enrile. Tunay nga sinasabi na maghanda sapagkat madami talagang maninira sa ating pamahalaan. Ngayon pa lang hindi pa man nakakaupo ay inuulan na ng negatibo, higit lalo ang isyo nitong agrikultura. Pero ang malaking katanungan, bakit kailangan hawakan, tingnan na Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, itong agrikultura? Alam niyo mga kaibigan, maswerte nga ho tayo. Bakit? May isa tayong leader na talagang gustong bigyan pansin ang number one na pangangailangan ng tao. Maraming kasabihan na kung ang mga mamamayan ay kumakalam ang sikmura, siguradong hindi magiging maayos ang takbo ng isang pamahalaan. Kung ang isang bahay, ang mga miyembro ng isang pamilya ay nagugutom, saan ka ba talaga makakakita ng maayos na pamilya? Hindi ho ba? So, maswerte tayo sapagkat may isang Bongbong Marcos, may isang PBBM na talagang pansamantala ay sige, ako muna ang tututok dito. Hindi pa man nakakaupo ay binabatikos na dapat sana mga kaibigan, hayaan muna natin siya. Ano nga ba yung kanyang mga plano? Hindi ho ba ipinangako niya sa atin na bababaan niya ang presyo ng bigas? Hayaan muna siya. Hayaan muna natin tingnan kung ano ang mga plano niya para sa bayan. At maswerte tayo sapagkat at least kahit papano, siguradong matututukan niya ang number one na pangangailangan ng tao, which is ang pagkain. Alam naman natin, no? Alam naman natin na talagang dumaranas ngayon ng malaking hamon ang sektor ng agrikultura dahil sa pandemya. Nadagdagan pa ng mga kalamidad. At yung gyera sa Ukraine, hindi ba iniisip yon? Kung ating titingnan mga kaibigan, pag nagkakaroon ng mga problema, pangkalamidad, nang tinatamaan, ang lahat ng diesel, gasolina, tumataas ang presyo. At kapag tumataas ang presyo ng krudo sa ibang bansa, tumataas din ang mga bilihin. Bakit? Kasi nakaangkla dito lahat ng mga pagkain, lahat ng mga produkto pang agrikultura na ginagamitan ng krudo, diesel, gasolina ay apektado. Ito, ako nung narinig ko ito, bumilib ako, humanga ako sa kanya sapagkat at least tinupad niya ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na talaga namang nais niyang pakatutukan ang agrikultura. Maswerte tayo. Siguro dahil alam niya ang kanyang eksperyensya simula pa nung panunungkulan ng kanyang ama, the late President Ferdinand Marcos.
sapagkat nung panahon na yun, ang tinutukan nila ang agrikultura. Kaya nga ho talagang kung panahon na yun, ang Pilipinas, hindi nga nag-i-import ng bigas eh. Tayo pa ang nagpapadala ng bigas sa ibang bansa. Eh bakit ngayon nangyayari ang ganito? Di ho ba? Sa aking magsasaliksik mga kaibigan, well, gusto kong iparinig sa inyo ang isa ding paliwanag no, ng isang iniidolo ko ling vlogger. At shoutout nga ho kay Sir Ivan. Sir Ivan, hiramin ko muna yung video mo ha. Hiramin ko muna yung video mo, Sir Ivan. At sana po mga kaibigan, puntahan po natin ang channel ni Sir Ivan. Ilalagay ko po sa description link para po naman mapuntahan at masubscribe nyo. Pakinggan po natin itong pahayag ni Sir Ivan. Magandang paliwanag po ito. At talagang nagulat ako, natawa nga ako sa kanyang paliwanag. Well, panoorin natin para hindi na po natin patagalin pa. Ito po. Ayan na talaga ito mga kababayan. At saka, for the meantime, sana muna ho ang ano ang hahawak. Ngayon, alam ko kung bakit sila nagagalit dito mga kababayan o bakit sila nag-iingay. Aba, may plano pa silang ano, parang gusto pa nilang kakasuhan daw si BBM. Bakit daw dalawa ang hinawakan niya? Eh, di ba, naging presidente siya at saka hahawak siya ng posisyon bilang kabinete doon sa ano, sa agriculture. Aba, may mga plano ang mga dilawan mga kababayan. Kaya nga sa inyo, sinusumbong ko na kaagad eh. Hey, baka para hindi kayo, oy, para hindi kayo magulat. Aba, yun. Alam na alam ko na yan eh. Meron silang masamang plano kay PBBM. Kaya nga, plano na nila mga kababayan. Totoo yung sinabi ni Enrile na may plano sila na ipapahiya o si PBBM. Kaya dapat, ngayon pa lang, kinakounter ko na sila kaagad. Para ano, para mapurnada ho ay lang kanyang mga plano. Para mapurnada. Yan po ang ginagawa ni Sir Ivan dito mga kababayan. At saka, talagang titirahin natin sila eh. Mapanira sila eh. At saka may utak sila ng mga virus eh. E alam ko bakit sila nagagalaitit tungkol dito sa ano, sa agbing agriculture nga, sa gusto ni BBM na siya muna hawak sa agriculture. Kasi maraming mga anay diyan sa agriculture mga kababayan. Maraming mga corrupt diyan. E alam na alam niyo 'yan. Alam na alam niyo 'yan. Maraming mga corrupt diyan. Ngayon mabubuking na kayo. Siyempre si Sir PBBM na ang hahawak diyan. Abay mag-ingat kayo diyan, 'di ba? Sinabihan na kayo pag merong makita siya mga anomalya diyan, kahit sa mga gabinete niya, 'di ba sinabi niya 'yon? Dapat talagang ano, i-kick out agad. Talagang malilintikan po mga kababayan. Sinabi na ho yan ni PBBM. Kaya kayo dyan sa ano, sa agriculture, ano na, magtino-tino na kayo dyan. At saka mag-ready na lang kayo. At saka good luck sa inyo dyan. Alright, dito tayo mga kaibigan. Nagulat ako doon, no? Kakasuhan pa. Kasi dalawa yung hinawakang posisyon. Presidente na, member pa ng kabinete. Well, tulungan niyo ako mga kaibigan. Tulungan niyo ako sa ating mga followers. May mali po ba doon kung sakaling ang presidente ay hahawak pa ng isang posisyon sa kabinete? Parang mayroong pangulong ganun eh. Mayroong nung mga nagdaan, may pangulong ganun na hinawakan niya yung isang departamento pansamantala. Pansamantala lang naman ito eh. Sabi nga ng iilan, hindi daw sila naniniwala. Sabi ng ilan, tila wala siyang tiwala sa kakayahan ng hahawak ng departamento na ito. Hindi ho ganun. Ako para sa akin, hindi ho ganun. Hindi po talagang napakaagang, kumbaga, bigyan natin ng negatibong pananaw at kritiko itong isyong ito. Kasi hindi pa nga nakakaupo ang tao. At siyempre, bilang isang pangulo halal ng 31 million katao, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin sa sektor ng agrikultura. Tulad niya ng sinabi niya, kailangan dito ng immediate needs. Kailangan ng immediate action. Kailangan dito ng talagang atensyon. Sapagkat kung hindi ito pagtutuunan ng pansin, maaaring sa susunod na mga darating na mga araw o buwan, ay baka magulat na lang ho tayo, mag-suffer tayo sa ganito. Alam nyo, napakaganda ho. Kumbaga, ibang mag-isip ang isang PBBM. Advance po ang kanyang pag-iisip.
At ito ho ay magandang senyalis ng isang magandang leader, mga kaibigan. Dapat ganun, advance siya mag-isip at advance siya magbigay ng solusyon sa kanyang, kumbaga, mayroon na siyang iniisip na darating na problema sa sektor ng agrikultura na dapat pagtuunan ng pansin. Maraming mga dapat gawin sa sektor ng agrikultura. Isa na doon, tulad nga ng sinabi natin, dapat tingnan yung rice tariffication law. Lagi natin sinasabi yun, no? Yung rice tariffication law, sapagkat instead na nakatulong sa magsasaka, ilalong nagpahirap sa ngayon dahil sa maraming mga importation ng bigas. Pangalawa, ito nga yung solusyon eh. Ito yung solusyon kung paano niya maibibigay yung kanyang pangarap na at least pababain ang presyo ng bigas. So, pansamantala lang naman ito. At habang hindi pa, bakit hindi natin tingnan? Hold on. Kalma muna tayo, mga kapatid. Ang init-init talaga ng ating mga, ay nako, Diyos mio, marimar. Well, mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong pong opinion sa usaping ito? Sana ho, mga kaibigan, ay bigyan niyo po ako ng isang magandang komento. And thank you so much po, mga kaibigan, sa mga nagko-comment, nagbibigay ng positibong comment sa atin, lalong nakakapag-boost sa isang katulad natin na baguhan lamang sa pagbablog. No? At sana po ay samahan niyo ako, mga kaibigan, samahan niyo ako. Hindi man tayong perfectong kumbaga nagbibigay ng reaksyon, pero alam natin, napupunuan po yan, mga kaibigan, sa pamamagitan ng inyong mga komento. Nasusuplayan din po ang aking mga ibang mga idea mula po sa inyo. Kaya sana ho mag-comment po kayo. At sana po, mapindot na rin po ng like and share. Thank you so much sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa muli po, mga kaibigan, ako po si Taong Gila. And again, ang presyo, ang usapin po ng bagay nito patungkol sa paghawak ni PBBM sa Departamento ng Agrikultura, ano po ang inyong opinion? Maraming salamat at ingat po kayo lagi, mga kaibigan. Mabuhay po tayo.